nangyari? Meron po bang nakakita sa pagpatay sa mister niyo? Ayong gabi. Mayang gabi sa inyo. Ayaw niyo ho ba niyan? Tutulungan ko kayo. Nakikirami po kami, Nang. Agnes, good evening. Good evening. Nanang, kasama ko po si Major Kalida. Magandang gabi po, Mrs. Kayong hepe rito. Nagbala kayong pumunta rito para makiramay? Opo. Kung ano po may tutulong ko, bukas po lagi ang aming opisina sa mga katulad ninyo. Siya nga po pala. Tanggapin po ninyo to. Makakatulong po ito sa pagpapalibing ninyo. Salamat po. Ngayon naniniwala na po kung napakabait niyo po pala. Kaemo, ka-Jojo, ngayon natin nyariin mga yan. Hindi maaari ngayon, ka-Eya. Maraming maliliit na madadamay. Siya nga naman, ka-Eya. Sabi mo, Miss, na parito kami upang mamanggitan. Hindi para magkaroon ng madugong komplotasyon at para manunasan lahat ng inyong mga problema dito. Paano magkakaroon ng kalutasan ng mga problema kung lalong naghihirap ang mga mahihirap at lalong yumayaman ang mga mayayaman? Kailangan natin na pantay-pantay na pamumuhay sa lipunang to na ating ginagalawan. At panahon na para kalagin natin ang kadena na nakagapo sa ating mga kamay. At magagawa lamang natin to sa pamamagitan ng isang revolusyon! 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 Baka Miguel, hinihingi niyong pagbabago. Hindi lunas ang isang madugong revolusyon. Subalit ang pantay-pantay na propaganda ay hindi maaaring mangyari. Mas dali niyo ang inyong mga daliri. Pantay-pantay bang naturingan? Gagawin ko ang lahat ng aking mga gawa. Kakausapin ko ang management upang makabit ninyo ang inyong mga iningi. Titirahin ko na yung kalida niya. Huwag ka, Jojo. Maraming madadamay kapag ka nagkagulo. Maraming tao. Ha! Mga tuta! Ano, sir? Hindi pa misa-misa napapasyalam yung mga tao rito eh. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Si Major Kalida. Ang bagong Metal Disco Commander. Kumusta na po kayo? Nice lang ha. Kumusta naman po ang trabaho? Mabuti po. Wala na po naman ang gugulo. Wala naman po. Maawa na ho kayo. Wala nga ho kaming kinita ngayon eh. Maawa na ho kayo. Sapat lang ho yung kinikita ko. Kung meron lang ho, binigyan ko na kayo. Masyado kayong makasarili. Maawa kayo.
inuuna nyo ang pamilya nyo kesa sa progresibong pagbubuwis. Hindi nyo ba alam na mas mahalaga ang kapakanan ng nakararami? Ang dapat sa inyo ay huwag tularan. Ay! Huwag po! Paawa na po kayo sa asawa ko! Antonio! 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 Asawa ko! Kilala po ba ninyo kung sino bumalik? Hindi po! Mel! Tercera! Yes, sir! Alin Villa? Bahala ka na sa kanya. Antonio! Maawa na kayo. Parang awa niyo na o tulungan niyo. Alayanin niyo, Michelle. Pipilitin ko mabigyan ng justisya ang pagkamatay ng inyong asawa. Puro pipilitin. Ganyan naman kayong nasa pamahalaan, puro titingnan. Kailan pa kayo nagkaroon ng konkretong sagot sa bayan? Ala! Hindi naman lahat ng kasalanan sa amin. Meron din sa mamaya. Paano ay malulutas ang ganitong kaso kung hindi kikibong bayan? Diyan! Diyan kayo magaling! Sa tulong ng mamamayan! O mga kababayan, palakpakan natin si Major Kalida! Pero sa pangurakot ng salapi ng bayan, sinusolo nyo. Hanggang sa mga bulsa ng mga patigin nyo, busog na busog na. Di naman lahat na nasa pamalay ng urakot. Tulad ng kasabihan, sa lahat ng gubat ay may ahas. Tumpak! Pero lahat siguro ng ahas na makamandag ay nasa gobyerno at militar. Kagaya ng ginagawa ko, pinaglalapit ko ang taong bayan at pamahalaan. Dahil hindi magkakaroon ng gobyerno kung walang mamamayan. Paris mo, pilit mong nilalaso ng utak ng mamamayan para gumanda ang papel ng gobyerno at militar. Kailan mo huhubarin ang iyong maskara para lumitaw ang totoong ikaw? Isang lobong nagtatago sa damit ng isang tupa. Isang buhayang nagkukunwaring butiki. Mahirap itago ang totoong kulay. Lilitaw at lilitaw din. Katulad mo, kumpis kang mamaya. Hindi mo alam kung anong prinsipyong iyong paniniwalaan. Ang prinsipyong gusto naming mahirap ay yung pantay-pantay na karapatan. Yung katarungang hindi napipiringan ng salapi. Oportunidad sa buhay, hindi yung sa pulpa sa pagsilang hanggang kamatayan ay kitang-kita mo ng kaibahang nagbubukod sa kanilang pagitan. Nasa kakayahan ng isang taong pangunlad, nasa sipag. Paano tutulad ng isang taong maaga pa yung naghahanap ng biyaya? Sa isang taong tanghali na itulog pa sa pagkakahiga. Pagkatapos ng paghihirap, sa gobyerno ang sisi. Paano hindi sila sisisihin? Hindi sila maabot ng mga taong isinilang na alipin ang lupa. Mayayaman lamang ang hinahalikan sa puwet ng pamahalaan. Nagkakamali ka. Narito kami hindi isang kaaway, kundi isang tulay sa pamahalaan para makarating ang inyong mga karaingan. Pakikiraan lang po. Pakikiraan lang. Sino ba yun, sir? Pakikiraan lang po. Dumarami na nakikisimpatsa kay Major Kalida. Para siyang bara na nakaharang sa ating simulain. Kundi lang ako pinigil ni Kaaya mong sa picket line. Matagal na sana ang bulok niyang Kalida na yan. Maraming tao madadamay ka, Jojo, kung doon mo ginawa ang paghatol. Kaaya. Ka-Jojo, Kaaya mong, napagkaisahan ng Central Committee na kayo ang mamumuno sa paglilikida sa mga taong naging balakid sa ating adhikain. Masusunod po, Commander.
Kailangan matupad ang kautosan yan para magsilbing tanda doon sa mga sumusuway at tuloy maging sugat na hindi kayang gamutin ni Kalida. At yan ay umpisa natin sa Agdao. Kaderong, dumadaan ang taong bayan sa hirap ng panahon at sa mga pagtaas ng bilihin, kaya hindi sila makatupad sa itinakda mong buwis. Katuwiran. Puro kayo katuwiran. Hindi na kayo naubusan ng katuwiran. Nagawa ba ni Kalida ang serbisyong naibigay namin sa inyo? Hmm? Kayong mga naapi na may mga mahal sa buhay na pinagsamantalahan, pinatay ng walang laban, ginahasa, humingi kayo ng tulong sa militar. May nangyari ba? Ala! Kami ang naging tagapagpatupad ng batas. Kami ang dumamay sa inyong kasawian. Kami pa rin ang naglapat ng hinihingi niyong katarungan. Hindi ba, Chairman? Bakit hindi ka makakibo? Kaberong, hindi namin kinakailangan ginawa ninyo. Pero sa ngayon, kulang ang kinikita namin para sa sarili naming pamilya. Paano naman kami? Hindi na ba kami kakain? Saan naman, Kaberong? Paano naman kami kakain? Ang dapat itawag sa pook na ito ay pugad ng mga walang utang na loob. Ang sasagot sa katanungan ninyong yan ay ang batas ng kilusan. Hindi natin sila gamitan ng kamay na bakal. Mag-set up tayo ng maraming checkpoint. Sir, why don't we conduct saturation drive para makuha natin yung mga isparo na yan. Okay. Coding. Operation Bakal.
Ikaw lang ang maasahan ko. Hinug ka na. At alam kong magagawa mong iutos ko. Pahuli ka. At pag nasa poder ka na ni Kalida, patayin mo siya. Patayin mo siya.